Amen. Today, the Lord be with you. And with your spirit. Today we celebrate the solemnity of Corpus Christi. That is the celebration of the body and blood of our Lord Jesus Christ. He is truly present in the sacrament of the new and eternal covenant, living memorial of his redeeming sacrifice. Life is the living bread come down from heaven, who gives life to men and women. On the cross, he gave his flesh for the life of the world. And so we declare a faith. We adore you devoutly, O Godhead and Saint, who truly lie hidden under the appearances of bread and wine. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of hearts. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
this wonderful sacrament. Have left us a memorial of your passion. Grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption. Who live and reign with God, the Father, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. And being a priest of God Most High, he blessed Abraham with his words, "Blessed be Abraham by God Most High, the creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand." Then Abraham gave him a tenth of everyone. The word of the Lord. Thanks be to God. To the Corinthians. Brothers and sisters,
I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also, the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until he comes." The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Yourselves. They replied,
5 loaves and 2 fish are all we have, unless we ourselves go and buy food for all these people. Now the men have numbered about 5,000. Then I said to his disciples, have them sit down in groups of about 50. They did so and made them all sit down. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied. And when the leftover fragments were picked up, they filled 12 bigger baskets. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Bahagi po ng ating pagning diriwang ngayon ang isang dakilang kapistahan, kapistahan ng Corpus Christi, ang katawan na tubo ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pagkabarangan na ginawa po natin, sinimula natin kagabi sa pamagitan po ng banal na pagkatanod mula po 7:30 kagabi. Hanggang kaninang madaling araw. Pagkatapos po tayo ay nagposisyon kaninang madaling araw sa karangalan pa rin po ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So bahagi po ng ating pagdiriwang na tayo na niya ng Diyos ng dalawang bagay para po sa araw na ito. Una, yung paanyayan ay pinahayag ko sa atin ng komikapan sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Na kung natusin po ay ang pahayag na ibinahagi rin ho ni Jesus, inuulit ni San Pablo, yung nangyari po sa huling hapunan. Noong sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo pong mga tao, may kanya-kanya tayong pamamaraan. Gusto natin na ito, kapag ginawa mo ito, maaalala mo ako. Ngayon sa mga magkatipan, o minsan makikita mo natin yung sinasabi, hindi mo naman ako naalala eh. Bakit? Hindi mo man lang ako tinatawagan. Hindi mo man lang ako tinetext. Yun lang po minsan yung pagkatingin nila na kapag ako yung tinext mo, ibig sabihin, naalala mo ako. Kapag hindi mo ako tinetext, hindi mo ako naalala. Yun yung pamantayan po minsan iba. May iba-iba tayong pamantayan. Kaya Jesus, ang ganyan yung ipinahayaw, naalala mo ko kapag ano. Tulad na ipinahayaw niyo pa po sa ikalawang pagbasa at yung binigyan din natin ang pansin para po sa kanyang huling hapuna na yung pinamanin niya ito, ang aking katawan na inihandog ko para sa inyo, kanin ninyo ito. Ito ang aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang dipag. Ang dugo na ipupuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yan din po ay muli natin binibigyan ng pansin sa loob ng banal ng pagdiriwang ng misa. Ito ang aking dugo, inumin ninyo ito. So yun pala yung sinasabi ni Jesus na kapag naalala natin siya, ay hinakain natin ang kanyang katawan at iniinom natin ang kanyang dugo. Pero kapag sa gabi nga natin, hindi, naalala ko naman kita eh. Pero alimbawa, sabi na hindi naman mo dinetext. Mabwede natin sabihin sa Panginoon, naalala kita Panginoon. Pero hindi naman ako nagsisimba pag-araw na ni Lord Pierce ang Panginoon. Hindi ako nakikisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Hindi ako tumatanggap ng komunyon.
Pero sabi nga po natin, ayun ay wishful thinking lamang. Yun yung ating pag-ibisip. Nasa pangarap lamang. Kaya ngayon patuloy natin ang amo na ibinibigay natin sa bawat isa. Na pinababanik na po ang megabal. Kung tunay natin naadala natin siya, ay maliwanag. Kainin ninyo ang kanyang katawan at inumin ninyo ang kanyang dugo. At ito rin yung patuloy na hamon na ibinibigay po natin sa bawat isa. Na kung kayo yung aagay ng banal na pagdiriwang ng misa, kung walang hadlang, magkumunyon kayo. Naalala ko one time, nang inimbitahan ako mag-misa, ay meron din yung inimbitahan ng mga choir. Napakagalang din ang boses ng choir. Kaya lang napansin ko lamang, doon sa kanilang napakagalang boses at sa kanilang pagkanta, pero pagdating ng kumunyon, walang isang mga nagkumunyon. Bakit? They are busy singing. Sabi ko, misdirected. Misdirected. Bakit? Ano ba yung pagdala ng pagdiriwang ng misa? Yung pagdala ng pagdiriwang ng misa ay hindi concert. Hindi pagandahan ang kanta. Kaya tayo nakikisa sa pagdala ng pagdiriwang ng misa rin ay tunay na makita natin. Kanin-hanin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Yun yung inialay niya sa atin. Na nais niyang makapiling tayo. At nais niyang makapiling tayo, hindi lamang sa Espiritu, kunit katawan at dugo. Kaya, sabi ko nga po, magkataon din naman na yung kasi ay isa sa patay, ay hindi ko rin o nabanggit. Sabi ko, baka mawala sa inya kasi busy sa patay. Pero later on, sa aking pagninilay, ay realize na dapat nagsalita ako. Bakit? Kasi baka masanay sila na okay lang yung kanilang ginagawa. Hindi. Yun yung banal, yung biyaya na ibinibigay ng tuong may kapal sa banal na pagdiriwang ng misa. Kaya kapag walang hadlang, tumanggap kayo ng kumunyon. Ano naman natin ang dalawang hadlang? Yung kasalanan malaki at yung Eucharistic fasting, yung isang oras na hindi pagkain maliban sa pag-inom ng tubig. So kaya bahagi yun na kung saan yung makita po natin ay nagkasala, hindi mag-umpisa. Ay nagugutom, uminom na lamang ng tubig. Pero ngayon, huwag natin palakasin na hindi natin matanggap si Jesus sa banal na Eucharistia. Bakit? Yun yung kanyang ibinibigay sa atin. Ang kanyang katawan ng dugo. Nais siyang manatili na kapiling natin sa ayo ng tinapay at ng anak. Pero yun po yung una. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabi naman ng iba, ay Father, kami naman ay tumutulong sa simbahan. Pag-aabuloy. Sa unang pagbasa, nakita ko natin, sa unang pagbasa na si Melchizedek ay binaspasan si Abraham na si Melchizedek, yun po yung ating binabanggit, no? Sa pagkapari ni Melchizedek ay ikaw ay pari magpakailanman. At binaspasan si Abraham. Pagkatapos sa paspasan ni Abraham, anong ginawa ni Abraham? Ibinigay niya ang ikapo ng lahat ng meron siya. Okay rin po yun. Na masabi natin na naalala ko naman ang Diyos kasi nagbibigay ako ng ikapo sa kanyang simbahan. Okay rin po yun. Pero baka mamaya ay magkaroon tayo ng kaisipan na naalala lang natin ang Diyos kapag meron lang tayo. Hindi. Ano yung nais ang pong may kapal na maalala natin siya sa pagtanggap ng kanyang katawan at dugo. Ibinibigay niya ang kanyang sarili para makasama natin. May ibibigay ka mang ikapo o wala.
Pangalawa, sa Ebanghelyong pinahayag mo sa atin, bago po magparami sa Jesus ng tinapay at isda, mula po sa 5 tinapay at 2 isda na nagpakain sa 5,000 lalaki, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Kaya ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. So, isang hamon na kung saan ay tayo tinatawagan ng pangunitapakan, magbahagi ng mga bagay para sa iba, lalong-lalo na kung sa makakain. Magbahagi tayo, kawang-gawa. Kawang-gawa. Kung mayroon tayo, magbigay tayo doon sa ibang wala. Eh, Father, wala din kami. Alam nyo, bahagi rin po ng katulong tayo, katulad din po ng mga apostol. Yung mga apostol, wala rin naman sila eh. Kasi yung limang tinapay lang at 2 isda. Anong ginawa ng Diyos? Sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, pinarami niya ito. At ano yung ginawa ng mga apostoles? They facilitate. Sila yung nagbigay. Sila yung katulong ni Jesus. Si Jesus ang nagparami, yung mga alagad ang nagbahagi. So, kinakailangan din mo natin i-facilitate na makatulong tayo sa ating kapwa. Mahal hindi mismo magkagaling sa atin. Pero tulungan natin na yung ibang tao ay tunay na mabahaginan ng biyaya. At higit sa lahat ay ano, hindi lang po yung ibahagi natin yung material na bagay. Huwag natin kalimutan yung pagkain na kailangan ng ating katawang lupa. Hindi lamang po yun. Huwag rin natin kalimutan na kinakailangan din natin ibahagi ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Pabalik ulit tayo doon sa una, ang katawan at dugo ni Kristo. Ibahagi natin sa iba. Patuloy natin makikita yung tunay na pagpapahalagaan ng ibang tao. Alin, ha? Ito. Ito yung panyaya na ipinibigay sa atin ang kung may kapal. Nanawa, kaya po tayo nagpapasalamat sa mga kasambahay, sa mga tao na hindi ho nag, hindi ho nagsasawa na magpaalala sa kanilang mga anak, magsimba kayo, tumanggap kayo ng komunyon. Sa mga tao na sa kanilang paalala nila sa kanilang kapatid, sa kanilang mga katulong, o kahit na mismo sa kanilang mga magulang, na makita natin ay maging daan ang maibigay ninyo sa Jesus para sa iba. Kung isang sabi ni Pedro, Father, at hindi ka nagsisipay, Father, kasi hindi maganda yung homilya. Alam nyo, kapag ang babasigyan lamang natin hanggang homilya, para lamang tayong mga protestante, huwag natin kalimutan, that is only 50% of the mass. Yung tinatawag nating liturgy of the Word of God. Hindi, may kalahati pa. Alin yun? Mula operatory hanggang doon sa katapusan. Yun ang 50%. Yun ang pagkakaiba natin bilang mga Katoliko. Kung ang pagbabasihan naman natin ay homily, sabi mo natin, wala tayong pinagkaiba sa mga Protestante. Nakalimutan natin yung kahalagan. At pagkusin nga mo, yung pangalawang bahagi, kung talagang naiintindihan natin, that is the best homily of all. Bakit? Kasi ito yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili. Na alin, na tayo ay makasama, sino ba tayo? Wala tayong kwenta sa harapan ng Diyos eh. No? Pero ninais niya na makasama niya tayo sa ano ang tinapay at ang ala. Ninais niya na tayo ay makapiling niya sa biyaya na ipinagkakaloob sa amin sa loob ng banal ng pagdiriwang ng misa. Para masabi natin na talagang kasama ko ang Diyos. Hindi lamang sa Espiritu, ngunit sa katawan at dugo. At tayo po inaanyahan ang pumikapal na ibigay natin sa Jesus sa iba.
Huwag tayong manghinawa ng paalalahanan ng tinamawag isa, lalo-lalo na po sa dakilang biyaya na ibinibigay sa atin ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang dalawang ito. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. Pangalawa, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten unmade, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnated of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to glory with him. In glory to God's living together, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. Let us pray to God, our Father, that through his Son, Jesus, the bread of life, he may nourish the hunger of his people, full of confidence. Lord, we beseech you, hear us. Lord, we beseech you, hear us. That the church, the people of God, may remain faithful to the Paschal mystery of Christ, so that the Eucharist may ever become a communion with Christ and with one another in unity and loving service, we pray. Lord, we beseech you, hear us. That the Heavenly Father may give his children their daily bread, which includes their spiritual nourishment through the body of Christ in Eucharist, we pray. Lord, we beseech you, hear us. That men and women may not just seek after what satisfies hunger and thirst, but also the food that gives eternal life,
the body of Christ, we pray. Lord, we beseech you, hear us. That our Eucharistic meal may inspire in us love that seeks the happiness of others, communion that desires reconciliation and unity, and joy that anticipates the happiness of the heavenly banquet, we pray. Lord, we beseech you, hear us. That we may recognize the body of Christ in the Eucharist, but also in our brothers and sisters, so that we can wait on each other and avoid discrimination in our community. We pray. Lord, we beseech you, hear us. God, our Father, may our worship of the sacraments of the body and blood of your Son help us to experience his salvation and win for us the happiness of your kingdom, where you live and reign forever and ever. Amen. Here foreshadowed.
Therefore, all creatures of heaven and earth, sing a new song in adoration. And we, with all the hosts of angels, cry out and without end, we acclaim. You are